Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay araw-araw sa ating mga buhay sapagkat siya pa'y araw-araw na nagpapala sa ating mga buhay at sa ating mga bahay. Ngayon pong araw na ito ay nais ko pong ibahagi ang pagbukas ng Diyos ng kanyang pintuan upang tayo mamuhay sa kapayapaan. Nais ko pong manalangin saglit. Panginoon, aming Diyos, kami pong lahat na ngayon ay nanonood, nakikinig ng mabuti. Kami po, O Diyos, ay kausapin mo at patuloy kami, Panginoon, ay palaguin mo sa aming pananampalataya at kami, Panginoon, ay mabuhay sa iyong kalooban ayong sa iyong salita. Salamat po. Kami po'y basbasan mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 17, sa King James Version, her ways are ways of pleasantness and all her path are peace. Sa mabuting balita Biblia po, maliwalas ang landas, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang kanyang lahat ng araw. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, bakit nais ng Diyos na tayo po ay mabuhay ng mapayapa? No? Yung sinasabi nga, kalma lang. Kasi nga po, bagamat sa mundong ginagalawan natin ay marami pong magiging dahilan para po tayo mataranta, matakot, magulumihanan, lalo na po yung mga threats ng mga gera, di ba? Meron na nga tayo mga war against poverty, di ba? War against drugs, ano pa, mga war against sin, no? Pero dahil tayo po ay nais ng Diyos na basbasan ng kanyang kapayapaan, anumang mga labanan ng buhay natin, okay, ay tayo po'y mabuhay na mapayapa sa kanyang kalooban. Okay? Sabi nga ng Biblia, we are not wrestle, no, against flesh and blood, but we are wrestle against the principalities, yung mga masasamang espiritu na nagbibigay sa ating mga buhay ng kagulumihanan, kaguluhan, kalituhan, mga kapaguran sa buhay, masyado tayong mga ginugulo ng kaaway, which is ang diablo, Satanas, at ang kanyang mga kampon, ay nais ng Diyos na bagamat tayo po ay nasa mundo pa, ang mundong magulo, maingay, di ba? At mundo na kung saan ay batbat ng kasalanan, ang sabi ng Panginoon ay pwede po tayo mabuhay ng mapayapa. At makakapamuhay lamang po tayo niyan kapag ang ating Pansokristo ay tinanggap natin tunay na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Mabuti na lang ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Alam niyo po, bakit po very rampant ngayon yung mga problema about stress, depressed, di ba? Yung possessed na nga yung iba. Because they had no peace of mind. So pag walang peace of mind, walang peace of heart, walang peace of life. At minsan po tayo pong mga mananampalataya ay nasasama, nadadaya o nagagaya sa ganyang mga sitwasyon ng mga taong walang kapayapaan. Pero ang Diyos, kasamang binigay sa atin mula sa kapatawaran at kaligtasan ng buhay na walang hanggan ay ang kanyang kapayapaan. Kaya ano sabi diyan? Magiging maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman patungkol sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at puno ang kanyang araw ng kapayapaan mula sa Diyos. So, kaya po ang buhay ng isang tao na kung saan ay tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya po ay nagiging mapayapa. Okay? At diyan po madaling pong pagalingin. Minsan yung mga may sakit, naman natataranta, sasabi ng mga doktor, oh, Mrs., Mr., huwag kayo mataranta. Okay, pumayapa lang kayo, ha? Relax. Okay, di ba? Mga gana-ganaan. Okay, cool down muna para maging maayos po yung tabo ng tugo ninyo kasi kayo po i-check upin, di ba? So, minsan hindi naman problema sa, ano, sa physical, problema naman sa mental, no? Ang dami natataranta, no? Nag-worry, meron pang, sabi nga nila, yung worry daw, ay yung kung ano yung iniisip natin sa mga nakaraan na ano natin, yung mga takot natin. Yung anxiety naman, kung ano naman daw yung ating kinakatakutan sa future.
Kaya sabi ng Panginoon, sapat na ang kabalisahan sa bawat araw, di ba? Kaya bakit? Para hindi tayo, para hindi ho tayo mabuhay ng magulumihanan o magulo ang isipan. Kasi ang Diyos, sa buhay nating ito, ay nagbibigay po sa atin ng kapayapaan. Kaya nga po, di ba, mula pa lang doon sa Isaiah chapter 9, di ba, yung verse 7, ipapanganak ang isang sanggol, di ba, no? That God is with us, at siya'y tatawagin prinsipe ng kapayapaan. Okay? So, kasama po pala binigay sa atin ng Panginoon yan. Kaya lalo na ngayon, kailangan natin niya sa buhay na ito kasi maingay ang mundo, magulo, ang daming threats, di ba? Ang daming mga pananakot, ang daming mga kung ano-anong mga sigaw, no? Andiyan pa po yung mga sigaw ng panghusga, ano pa, pagkaingit, pagkakumpara. Kaya hindi ang tao naging mapayapa. Buti na lang, purihin ang ating Diyos. Ang ating Panginoong Kristo kasama sa pagliligtas at pagpapatawad sa atin ay ang kanyang kapayapaan. Kaya sa Isaiah 57 verse 19, pangako ng Diyos yan, ha, mula pa sa Old Testament, bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat. Ito po yung lahat na tatanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya magkakaroon ka ng peace of mind, peace of heart, and peaceful life. Ako rin po ganun po, no? Noon ay konting problema, talagang halos hindi na katulog, no? Minsan problema pa ng iba, ay pinoproblema, okay? Kaya nadadagdagan. Pero pag nasa Panginoon na po pala tayo, okay? Ang ating pong isipan ay napapayapa. Okay? Tandaan nyo, sabi ng Panginoon, sapat na ang kaabalahan sa bawat araw. Okay? At ang ginawa ng Panginoon para lalo natin itong may sapamuhay, sa Ezekiel 34 verse 25, sabi niya, ito po ay gagawin niyang tipan. So, there's a covenant of peace. Okay? So, talagang matatanggap po natin ito. Kaya, kung wala ka pa nito at medyo nawawala sa ito, hingiin mo, tanggapin mo, kasi matagal na yan ibinigay ng Panginoon 2,000 years ago when Jesus died on the cross of Calvary. Okay? Huwag ka na mag-worry sa future. Okay? Huwag ka na ma-condemn in the past. Live one at a time. Enjoy the presence of God, live in joy and peace of God. Anyway, nandun naman yun, di ba? Sabi, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, and peace. O, di ba? Kaya kasama po yan. Okay? Tapos, papansin nyo, kung dumating po ang Panginoong Jesucristo, okay, ay pinrepere siya, sabi, ipaghanda niyong daan at ito'y daan ng kapayapaan. Not only the way of salvation, not only the way of forgiveness, but the way of peace. So, ang mga tao ngayon ay mapapahinga. Tayo pong lahat. Pag na tayo po ay nasa Panginoong Diyos na, tunay na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, the only way, the truth, and the life is the Lord Jesus Christ, okay, tayo po ay papayapa na. So, hindi na po tayo matataranta, hindi na tayo magugulumihanan o matatakot. Kaya, sa daan ng kapayapaan na bigay na sa atin ng Panginoon, ano sabi niya sa John 14:7? Sabi niya, peace I leave with you. The peace that the world cannot give. Hindi ho kayang bigay ng mundo ang kapayapaan na galing sa Diyos. Amen. Yung bang andami natin mga problema, kasamot-sari, no? Ang dami mga threats, mga natatakot tayo, pero meron tayong peace of mind that we can rest and relax, okay, and enjoy the presence of God sa ating mga buhay. Anyway, God is a God of control, di ba? So, ayaw niya na tayo po ay magugulumihanan, di ba? Because He is the God of peace. Kaya, nung sinabi ng Panginoon in this last verse, John 16:33, okay? Sabi niya, in this world you have a tribulation, but be at peace, I have overcome the world. Sa ibang translation, but have a good cheer. Di ba? Magpakaligaya kayo, pumayapa kayo, okay, pumahinga kayo, okay, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Kaya mga magulang, mga kapatid, mga kababayan, okay, kasama po sa regalo ng Diyos ng kapatawaran at kaligtasan ay ang kapayapaan. Sa kabila ng ingay, sa kabila ng magulong sitwasyon ng buhay natin, ang daming mga problema. Okay, pumayapa ka kasi ang taong mapayapa, nakakapag-isip ng maayos, nakakapanalangin, nakakapagtanong sa Diyos, okay, at nakakarinig sa Panginoon. Amen. Kaya, paano natin ito i-apply? Yung sa salitang payapa. Okay? Paano mabuhay ng puno ng kapayapaan mula sa Diyos? Ito yung pinto ang binuksan niya sa atin. It is the door of peace in our life. Number one, pamumuhay sa pananampalataya.
yung promise pa mo. Pag ang tao nabubuhay sa pananampalataya, sa ating Panginoon Jesucristo, mabubuhay siya ng payapa. Pangalawa, ang yaman ng langit ay tanggapin kasi ayan po ay blessing sa atin. Kayamanan ng langit, ang yaman ng langit ay po ay mabuhay sa kapayapaan mula sa Diyos. Amen. Kahit in this world, we have tribulation. But in God, okay, we have peace because we have a victory. So, tanggapin po natin yan, blessing na yan. And last, yung another P is pagpupuri at pagsambang walang hanggan. Ibig sabihin, parang kapayapaan ng Diyos ay lagi mo mabalot sa iyo, magpuri ka, sumamba ka sa Panginoon araw-araw. Mapapansin mo, maging ang iyong panalangin ay magiging matiwasay. Okay? At ang iyong panalangin ay tunay na nagiging pagpapala sa iyo. Okay? At sa mga taong ipinapanalangin mo. So, hindi ka na mag-worry, hindi ka na matataranta. Amen? Kaya nga po, pinagpala ka kapatid, pinagpala ang bawat isang mananampalataya kasi tinuturoan ng Diyos mabuhay ng mapayapa. Kaya yan po yung prayer natin, prayer for the nation, kapayapaan, okay, sa karagatan, kapayapaan sa impapawid, kapayapaan sa kalupaan, kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa puso't isipan para makapag-isip ng maayos, okay, makarinig sa Diyos, makapamuhay ng matiwasay at puno ng tagumpay. Amen. So, puri ng pagbabasa ng salita ng Diyos at ang pag-aaral natin, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ama, ikaw po ang Ama ng kapayapaan at ang Panginoong Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya nais mo sa iyong mga anak, sa patnubay't gabay ng banal mong espiritu, ay mabuhay na puno ng kapayapaan. Upang hindi po kami matataranta, hindi po kami malilito, magugulumihanan, bagkos ay makakapahinga sa iyong presensya, makakapanalangin at patuloy na mahingi sa iyo ang mga kailangan namin habang nandito pa po kami sa lupa. At alam mo Lord, dito sa mundo, sa lupang ginagalawan namin, ay maingay at magulo, pero kami na nasa iyo ay mabubuhay ng mapayapa. Salamat po, Panginoon. Dito po kami mapapahinga. Dito po kami lalakas. Dito kami patuloy na makakarinig sa iyo upang makapamuhay sa patnubay at kalooban mo. Pagpalain mo po kaming lahat. Pagpalain mo po ang sambayan ng Pilipino, ang aming bayan, maging ang aming mga sambayanan at simbahan. Salamat po, Lord. Let the peace of God be reign in our mind and in our heart. This is we pray, Lord, in Jesus' name. And everybody say, amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bukas po uli, araw-araw na pagpapala.